Mga ngamusta lang ho kami kung kamusta na dyan sa multinational village. Meron ba hong mga pagkilos na bago ang ating pamahalaan like ang Bureau of Immigration? Wala pa pong nasundan na raid, kabayan, simula po nung June 4. At bukod po dun sa nabanggit nung interview po ng tiga Bureau of Immigration sa programa nyo, yun lang po ang latest. Wala hong aksyon ang Bureau of Immigration? Wala, wala pa po, sir. Eh si Congressman Gus Tambunting ay Bureau of Immigration din ang tinuturo niya. So wala pa rin paggalaw dyan? Wala pa pong paggalaw, kabayan. Ang ine-expect nga po namin na follow through ay manggagaling na po sa local government. Yes. Sa Paranaque na po. Opo. Ang aming po sanang suggestion, sana po nag-follow through po ang BPLO, ang Business Permit and Licensing Office ng Paranaque, mm-hmm, para po ma-check kung ito pong mga establishments na to ay legit, pati po yung nagpapaupa kung ito po ay nasa ayos din po. Nang nagbabayad ba sila sa local government? Ay tuloy-tuloy po, yes, ba ang pagsasagawa ng mga building dyan? Tuloy pa rin pa? Tuloy pa rin po yung pagpapagawa nila ng mga building. Yun nga po sa mga building nila, wala po silang ginagawa regarding sa paglalabag nitong mga to sa R1 zoning, kasi po ang aming village po is strictly single family residential dwelling lang po kami. However, nakikita nga po namin na maraming mga mega structures na itinatayo dito. Although nabibigyan po sila ng work stoppage orders ng HOA, patuloy pa rin po na halos matapos na po ang building na to. May stoppage order so, na tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Ay hindi, binabastos. Yes, tuloy-tuloy pa rin po. Hindi ginagalang. Hindi naman po lahat ng megastructures dito illegal. May mga permits din naman po ang iba. However, inaasahan din ho namin na sa aming panawagan na ito ay kikilos po ang Office of the Building Officials po ng Paranaque rin. Eh wala hong kulit, wala hong galaw. Wala rin po. Office of the Mayor din po 'yon, sir, kaya siguro wala rin galaw. Oo nga, hindi nga namin ma-interview si Mayor. Hanggang ngayon po hindi pa sumasagot si Mayor. O nga po. At saka yung call for immediate action po namin dito regarding the mega structure, sir. Yung pong sana magkaroon po ng due diligence pa doon sa mga pagmamay-ari ng mga yung mga corporations po na nagmamay-ari nitong mga Korporasyon. Opo, kana magkandak bumibili daw po ng lupa ang mga POGO workers officials sa ilalim ng corporation. Correct, tama po kayo diyan, kabayan. Registrado ba ito at sino mga incorporators yun ang dapat natin malaman? Yes, kabayan, tama po kayo. Ay nako. Para po kung sila po ay may nilalabag, sana po mabigyan ng matuunan po ng pansin ng ating pamahalaan at ma-sanction po ba sila. Mm-hmm. Sige, halot namin ito. Ang problema namin, si Mayor hindi sumasagot. Lagi daw siyang busy. Wow, ganun pala ka-busy ang mayor ninyo. At saka ang Bureau of Immigration ang aming pupukpukin dito para i-check nila yung mga Chinese na nandyan pa rin sa multinational village. But ang lalakas o ng kanilang mga loob, bakit kaya-kaya o? Ang lakas na loob nila eh. Yun nga rin po ang tanong namin, kabayan. Sa kadami-dami pong villages at saka subdivision sa Paranaque, bakit ho bang multinational lang? Ba't kayo nagsisiksikan dyan? Ba't ho sila nagsisiksikan? Ay bakit nga kaya? Pati ho, HOA affairs namin. Ang nangingialam po LGU at pati na rin po DHSUD nangingialam mo sa HOA affairs namin. Kaya hindi ho namin malaman eh. Anong nakikialam din no sa affairs ninyo ang DSUD, yung Department of Housing? Paano pakikialam mo? Meron po kasing ruling ang HSAC na binabaliwala ho ng DHSUD. Bakit na gumagawa ho sila ng sarili nilang order na aliwas ho dun sa order na binigay ng HSAC sa kanila.
Okay, ibigay niyo sa amin na yan at ipapalo po namin sa DSUD, sa Department of Housing. Ano po? Sige po, sir. I will do that po. Oo.